Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Alam mo ba na itong si Archimedes ay tinuturing na pinakaunang malupit na scientist sa kasaysayan? Maraming mga tumuklas at nag-aral ng mga scientific subject, pero itong si Archimedes ay ang sinasabing solve ng mga scientific problem noong unang panahon. Lumikha siya ng mga abstract theories na pwedeng mapatunayan gamit ang mga experiment at mathematical calculations. Si Archimedes ay nakatira sa Syracuse sa Sicily, na dating kolonya ng Gresya ng panahon iyon. Siya ay pinanganak noong 285 BC. Binugol niya ang halos buong buhay niya sa pag-aaral ng geometry at nag-invento rin siya ng mga kakaibang mga makina. Ilan sa kanyang mga invention ay ang Archimedes screw, isang device na nagpapump ng tubig, at napakaraming mga war machines na nilikha niya para maprotektahan ang Syracuse. Maraming kwento rin tungkol kay Archimedes, at ang pinakapopular dito ay nang minsan siyang atasan ng hari ng Syracuse na i-check ang corona kung ito ba ay purong ginto o kung baka ito ay hinaluan ng panday ng mga mumurahing metal. Minsang naliligo si Archimedes na pansin niya ang pag-apaw ng tubig at ang pagtapon na ito sa kanyang kinalalagyan. Kaya naman nang minsang naliligo siya ay bigla na lang siyang tumakbo ng hubotubad at nagsisigaw ng Eureka, Eureka, na ang ibig sabihin ay I've got it, I've got it, hanggang sa maipakita niya nga sa hari ang kanyang mga ideya. Una ay naglubog siya sa tubig na isang pirasong ginto na kasing bigat ng corona. At patapos ito ay sinunod niya namang ilubog sa tubig ay ang corona. At doon niya na ipakita ang pagkakaiba ng tubig kapag yung piraso ng ginto ang nakalagay at sa corona. Pinatunayan niya na hindi tunay o pung ginto ang coronang iyon. Dahil nga sa magkaibang volume ng dalawang bagay, kahit pa ang piraso ng ginto at ang corona ay pareho ng timbang. Dahil dito napatunayan gawa sa ibang metal ang corona, dahilan din para parusahan ang panday nito. Kung totoo man o hindi ang nasabing kwento-kwento tungkol kay Archimedes, nakilala pa rin siya sa paglutas ng mga scientific problems. Hindi man siya ang unang nagpakita na kapag nilagyan mo ang mga pabigat sa bawat dulo ng siso, ang magaan ay mas mataas. Ipinakita naman ni Archimedes ang ratio ng bigat ng bagay ay bumababa depende sa mathematical proportion nito o sa distansya nito sa pivot ng siso. Pinatunayan rin niya na ang bagay ay mayroong center of gravity, ang single point kung saan ang lahat ng bigat ay doon nakahang. Pinatunayan ito ni Archimedes mathematically, kaya lang karamihan sa mga records ni Archimedes ay nawala o hindi na natagpuan. Ang paggamit ng matematika para sa pag-intindi ng mga physical world ay ang naging basis halos 1,900 years matapos ang kamatayan ni Archimedes. At kung wala ang mga ideya ni Archimedes ay hindi rin nalaman ni Galileo ang mga tuklas niya. Sabi pa nga niya, without Archimedes, I could have achieved nothing. Ilan sa mga likha ni Archimedes ay ang Archimedes screw, isang water pump, ang mga device na may fulcrum at ang lever. Alam mo ba na noong 17th century ay natuklasan na kung paano at bakit gumagalaw ang mga bagay? Ginamit ng mga scientist ng panahon ngayon ang mga ideya ng Isaac Newton at ni Galileo. Sa sinaunang Gresya, 2,000 taon na ang nakararaan. Ang pagkakaalam ng mga philosopher, ang lahat ng substance ay binubuo ng apat na bagay. Ang earth, ang tubig, ang hangin at ang apoy. Sa panahon ng Middle Ages, ang mga taong tinatawag na alchemists ay sinubukang initin at paghaluin ang mga substance. At dito ay sinasabing nakatuklas sila ng panibagong substance, katulad ng nitric acid, sulfuric acid. Pero ang paniniwala nila ay binubuo pa rin ito ng apat na elemento lamang. Hanggang magduda ang isang chemist, ang Irishman na si Robert Boyle, na gumawa ng maraming eksperimento para sa mga substance. Sa libro niyang The Skeptical Chemist, ipinahayag niya na ang mga elements ay binubuo ng maliliit na bagay na tinatawag na elementary corpuscles. Naniniwala si Boyle na ang lahat ng substance sa buong mundo ay binubuo ng pinagsama-samang corpuscles. Ang mga alchemist naman ay naniniwala noong una na ang substance ay pwedeng magbago at mag-iba. Kaya naman pinilit nilang tuklasin ang philosopher's stone, isang substance na pwedeng magpabago sa isang ordinaryong base metal sa pagiging ginto. Pero ito ay kontra sa paniniwala ni Boyle. Kung ang paniniwala ni Boyle na ang mga substance ay binubuo ng corpuscles, ang mga alchemist ay nagkakamali.
dahil ang mga substance ay pwedeng pagsamahin o paghaluin pero hindi magbabago ang mga ito. Ang mga senaryong ito ay nagsanhi ng kaguluhan noong 18th century. Ang debate tungkol sa elemento ay nakapokus sa pagsusunog. Kung titignan mo ang isang kahoy na nasunog, nagiging abo ito, o ang bakal na nagiging kalawangin. Para sa mga alchemists, ito ay pagbabago ng substance. Ang alchemist si George Stahl noong 18th century ay may pahayag na ang lahat ng bagay na pwedeng masunog ay nagtataglay ng tinatawag na phlogiston na natutunaw at naglalaho kapag nasunog ang bagay. Kaya naman gumagaan ang anumang bagay na nasusunog. Pero totoo ba ito? Ang French chemist na si Antoine Lavoisier ay nakaisip na para hindi magkaroon ng pagtatalo, dapat daw ay timbangin ang bagay bago at matapos itong sunugin. Agad naman nagsunog itong si Lavoisier ng maliit na piraso ng lata sa isang sealed container. Matapos masunog ang piraso ng lata ay mas lalo itong bumigat na kontra sa sinasabi ng phlogiston theory. Pero ang hangin naman sa loob ng sealed container ay gumaan naman. Ibig sabihin na halos wala rin talagang nagbago sa timbang ng sinunog na lata. Dahil ang mga substance ay lumipat lang ng lugar at hindi nagbago. Malinaw na imbis na may mawawala sa lata, kung ito nga ang phlogiston, sa phlogiston theory, kabaliktaran ito. Ang nasunog na lata ay tumanggap pa ng isang bagay mula sa hangin. Kaya ito ay bumigat at gumaan naman ng hangin. Hanggang sa ma-realize ni Lavoisier na ito pala ay ang gas oxygen mula sa hangin na kalaunay na tuklasan sa Inglaterra ng scientist na si Joseph Priestley. Ang experiment ni Lavoisier ay ang naging turning point sa pag-unawa sa matter sa tatlong dahilan. Una, ito ay nagbibigay ng accurate na scientific measurement sa chemistry. Pangalawa ay giniba nito ang paniniwala sa tinatawag na phlogiston theory at ipinakita na ang pagsusunog ay proseso kasama ang oxygen. At ikatlo ay pinakita ni Lavoisier na ang substance ay hindi nagbabago kahit pa ito ay sunugin. Nagbabago lamang ng lugar ang substance. Dahil dito, ang ideya ni Boyle at Lavoisier ay nagkatugpa at nailagay sa mapa ng mga elemento. Hanggang sa makabuo si Lavoisier ng kauna-unahang listahan ng mga elemento noong 1789. Kaya naman siya ang binansagang the father of modern chemistry. Alam mo ba na ang idea ng lahat ng bagay ay binubuo ng maliliit na particles na tinatawag na atoms ay naunang naisuggest ng Greek philosopher na si Democritus noong 5th century BC pa. At noong 17th century naman, lumabas ang idea ni Robert Boyle patungkol nga sa tinatawag na elementary corpuscles. Hanggang si John Dalton, isang English chemist, ay nagpakilala ng tatlong atomic theory at nagbigay ng unang pruweba nito. Sa pamamagitan ng pagkukumpara ng mga timbang ng mga elements sa sample compounds o mga chemical combinations of compounds, ay nagawa ni Dalton na sukatin ang timbang ng bawat atoms kada elemento. Sa teorya ni Dalton, ipinakita ang compounds ay nabubuo kung ang atom ng isang elemento ay nasama sa atom ng iba pang elemento. Naniniwala si Dalton na ang tubig ay nabubuo kung magkocombine ang atom ng hydrogen at ang atom ng oxygen. Hanggang sa may pakita ng Italian physicist na si Amedeo Avogadro na ang isang atom ng oxygen na kapag nahalo sa dalawang atom ng hydrogen ay mabubuo ang tubig, dalawang atom ng hydrogen at hindi isa. At noong 1808 nang may publish ni John Dalton ang listahan ng mga chemicals na kompleto kasama pa ang estimated na timbang ng bawat atoms nito o atomic weight. Ito namang si Dmitri Mendeleev, isang Russian chemist na nakarealize noong bandang 1860s na kapag ang 60 elemento na kilala ay isinaayos pataas ang atomic weights at ang mga elemento naman na may mga parehong chemical characters ay nakaayos naman ang pavertical sa 8 grupo. Ang arrangement na ito ay ang tinatawag ngayong periodical table na naging sentro sa pag-aaral ng mga elemento hanggang sa kasalukuyan ay ginagamit ito ng mga scientist at mga karaniwang tao. Para sa marami pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye-bye!